Ito pala ang Italian donut. Tinatawag nila itong sepuli. Kakaiba ang pagkaluto. Napakasarap at napakalambot. Kaya subukan naman natin ang ganitong pagkaluto sa donut. Umpisahan na nga natin agad dito sa ating half cup ng tubig at half cup ng gatas. At ilagay na rin natin ang 8 tablespoon ng butter. At lagyan rin natin ito ng 1 teaspoon ng asukal at konting asin. At hintayin na lang natin na kumulo itong ating mixture. Once kulong-kulo na, i-off muna natin ang stove bago natin ilagay ang 1 cup ng all-purpose flour. Tandaan po natin na dapat naka-off ang stove pag nilagay na natin ang harina. I-mix-mix lang natin ito palagi hanggang sa makabuo tayo ng dough. At i-on na natin ang stove. At lutuin lang natin ito ng mga 2 minutes sa mahinang apoy lang po. After 2 minutes, ilipat na natin ito dito sa ating mixing bowl. Panamigin lang po natin ito saglit bago natin ito i-mix gamit ang hand mixer. Once ganito na ang consistency ng ating dough, ilagay na natin ang 4 na itlog. Pero 1 at a time lang po ang paglalagay natin. Ilagay ang itlog at i-mix lang natin. Paulit-ulit ang proseso hanggang sa maubos natin sa paglagay ang lahat ng itlog. Sa dami ng itlog na nilagay natin, talagang napakasarap nito at napakalambot. Ganito kasi ang proseso sa paggawa ng sepuli. Medyo mahirap lang tingnan pero napakadali lang nito gawin. At kapag ganito na ang consistency, pwede na po ito. Ilalagay lang natin ito sa piping bag. Kung wala naman kayong piping bag, pwede kayo gumamit ng ibang plastic. Mas madali kasi pag gumamit tayo ng piping bag or plastic. At ikat lang natin itong dulo ng 1/2 inch. Nagpainit lang ako dito ng mantika. Once mainit na, pwede na natin ilagay. Gumamit lang tayo ng gunting. Ganito lang ito kadali gawin. Napakadali lang din ito maluto. Gumamit lang tayo ng bamboo stick or barbecue stick para baliktarin itong mga donut natin para pantay ang pagkaluto. Once na nag-golden brown na, pwede na po natin ito hanguin. At isunod lang natin sa pagluto yung mga natira pa nating mixture. At ayan na po, luto na ang ating zeppoli or Italian donut. Lagyan lang po natin ito ng powdered sugar. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ito masyadong matamis. Kasi 1 teaspoon lang po ng asukal ang nilagay natin kanina sa mixture. Napakasarap talaga nito at sobrang lambot talaga, promise. Kumain naman tayo paminsan-minsan ng kakaibang luto ng donut. Chef, nauulit-ulitin nyo ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod po. Simpleng donut na pangmeryenda at pwede pagkakitaan. Konti lang ang mga samkap, pulang gatas at itlog. Kaya makakatipid ka at titita ka ng malaki. Malambot at masarap itong donut recipe natin. Kaya hindi ka mapapahiya kung gagawin mo itong pagkakitaan. Umpisahan natin sa paglagay ng 1 cup ng all-purpose flour. Kung pamnegosyo, pwede kayo gumamit ng first class na harina o bread flour. Sunod natin ilagay ang 1 teaspoon ng instant dry yeast, 1 tablespoon ng asukal, konting purot ng asin, at optional lang po ang paglalagay ng yellow food color. Lagyan din natin ng 1/3 cup ng tubig. I-mix-mix lang muna natin ito. Tsaka natin lagyan ng 1 tablespoon ng margarine. At masahin lang natin itong mabuti ng mga 4 minutes lang. Kung medyo madikit po ang ating dough, mag-dash lang po tayo ng harina. Hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating dough. Ayan, at i-cut lang po natin ito. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. At bilugin lang natin ito isa-isa. Hanggang sa mabilog po natin lahat. Ayan, at matapos natin mabilog ito lahat, i-rest lang po natin ito ng mga 20 minutes. After 20 minutes, butasan lang natin ang mga ito. Ganito lang po kadali ang paglagay ng butas dito sa ating mga donut. Napakadali lang po nito gawin. Hindi po kayo mahihirapan dito. Ayan, at kapag okay na, i-rest lang natin ito ng 45 minutes. Nagpainit na po ng mantika, medium heat lang po. At ilagay na natin ang ating mga donut. Kapag nailagay na natin lahat, baliktarin lang natin para pantay ang pagkaluto. Sa simpleng ingredients lang, may ganito ka na karami na donut. Pag ganito na ang kulay na medyo na golden brown na, pwede na po natin ito hanguin. Ito talaga ang pinaka-classic na paggawa ng donut. Ayan na, at nakagawa tayo ng 8 pieces na donut.
Ikot lang natin ang mga ito dito sa white sugar. Kung hindi niyo gusto ang granulated white sugar, pwede po kayo mag-mix ng powdered milk at powdered sugar. Mas masarap yun pang coating dito sa ating donut. Ito kasi nakasanayan natin noon na classic na donut. Ang sarap talaga nito. 1 cup lang po ito pero ang dami ng nagawa natin. Sa paggawa nitong donut recipe natin, hindi kayo mahihirapan. Sobrang dali lang. Mabenta pa rin talaga itong mga classic na donut hanggang ngayon. Mura lang kasi at masarap pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po!